Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Eto nga, cambio ho tayo ng topic. At buhay pa rin mga kaibigan ay itong panukalang bayan ni Hantri. Eh kumbaga upang makatulong daw sa pagbangon ho ng buong bansa at dahil ho sa pandemya. Eh kumbaga tuloy-tuloy pa rin. At maraming walang trabaho. Ito nga sinasabi ko nga ho sa inyo. Hanggang sa ngayon, kaya nga kailangan daw ho ng lahat, ito hong bayan ni Hantri. Ano ba ho nakapaloob? Nga dyan ho sa bayan ni Hantri. At sinasabi, nasa 162 kongresista. Ito ho yung nagpahayag na pagsuporta adun ho sa panukala nito ni House Speaker Lord Alan Velasco. Yung iba ho kasi kumokontra, sabi naman ho ng 162 na kongresista, abay suportahan ho natin ay yung bayan ni Hantri. At para naman ho makatulong magamit tong pondo. Alam nyo, puro ho na lang paglabas ho ng pera, kumbagay bilyon ang pinag-uusapan na. Sabi nga ni Ping Lacson, napakamalas naman kung sino yung tatakbong presidente at mapapwesto, puro utang. Utang ang sasaluhin ng ating gobyerno, mga kaibigan. Dahil itong bayan ni Hantri, ito ho yung nagsusulong. Kung di ako nagkakamali, nasa 420 bilyong pondo. Ito ho yung gagamitin, mga kaibigan, sa bansa ho natin para ho dun sa sa pagbangon ng ekonomiya mula ho dun sa kumbaga talagang bagsak Sabi nga ho, lagapak, bunga nga ho ng COVID-19 na pandemic. At ang sabi nga ni Deputy Speaker Ilocos Sur, ito hon si second district, ito hon si Representative Christina Singson, yung House Bill 8628 o yung sinasabing Bayan ni Hantri Arise as One Act, ito daw ho yung hinain ni Velasco at saka ni Congressman Luz Quimbo. Diba? Kumbaga ito yung nakaraang linggo, ang kumbaga suportado ho yan na tinatawag ho nila na super majority ayan ho sa Kamara. Maging ito ho si Deputy Speaker at bagong henerasyon, partyless. Ito ho si Congresswoman Bernadette Herrera na nagsasabi, yun daw hong versyon ng bayan ni Hantri, kumbaga yun daw ho yung magbibigay ng komprehensibo o kumbaga yung pinag-isang estratehiya upang tulungan ay yung ating ekonomiya para ho makabangon. Kumbaga para ho dun sa mabilis ho na proseso. Ito lang hong sinusulong ho nilang bayan ni Hantri, 420 billion. Ito ho yung planong ilaan. Kaya kasama ho dyan, doon ho sa 420 billion, yung pagugugulan kagaya ho ng subsidiya para ho dun sa mga pangsahod, di ba? Dun ho sa mga maliliit ho na negosyo sa bansa ho natin, kumbaga nasa 52 billion. At yung 100 billion naman ho, mga kaibigan, ilalaan daw ho yan para ho dun sa pagtayo ng negosyo. Yung 108 billion para naman daw ho yan dagdag dun ho sa social amelioration o yung ayuda para ho dun sa mga mahihirap ho na pamilya. Gaya ho dun sa mga nakapaloob ho dyan sa tanggapan ho ng Department of Social Welfare and Development. Alam nyo, dito ho agresibo ang tanggapan ho ni Senador Bongo, yung pagbigay ho ng tulong. At kung mamonitor nyo, Luzon, Visayas, Mindanao, para bang hindi ho napapagod ho yung mama
Di ba sa pagbigay ho ng ayuda? Lalo na ho pagka ho meron hong kalamidad, na andyan ho yung pagka ho may biktima ho ng sunog, kumbaga usap-usapan ho sa kalye, to the rescue, na andun ho yung mama. May mga encounter nga ho kami pinuntahan sa fire visit to mga kaibigan, abay umuusok pa ho yung kabilang kanto ho doon, eh kumbaga to the rescue, pinuntahan ho ng mama at kausap po yung kanyang lawyer. Ayan ho sa Senate, sabi niya, attorney, ha? Itong hawak kong dokumento, aralin mo nga. At ako'y may pupuntahan lang. May pupuntahan lang ako, tutulungan yung biktima ho ng sunog. Kumbaga, naging trademark ho nung mama. Ngayon, dito ho sa bayan ni Henry, mga kaibigan, malaking tulong ho yan. Kaya nga yung ilang congressman, kumbaga, sumusuporta. Diba, dito ho sa sinasabing para ho mag-release ho ng pondo. Maging yung ayuda, di ba, dun ho sa mga magsasaka. Eh kumbaga, pinaglaanan din ho yan ng 70 billion. Ayan ho yung sa bayan ni Henry. Yung 30 billion naman ho mga kaibigan para ho dun sa implementasyon, dun ho sa unemployment assistance. Ay sinasabing cash for work program. Nasa ilalim ho kasi yan. Anong tanggapan ho ng Department of Labor Employment. Yung 30 billion naman, para ho dun sa internet allowance at dun ho sa mga estudyante at guro. Yung 5 billion, ito ilalaan ho mga kaibigan dun ho sa Department of Public Works and Highway. Kaugnay ho dun sa rehabilitation, ayon ho dun sa napinsala, di ba, ng mga typhoon affected area, kagaya ho dyan sa Bicol, ayan ho sa Cagayan, yan ho yung ilalaan ho nga pondo. At pinaglalaanan din ho dyan mga kaibigan ng 25 billion adun ho sa bayan ni Henry yung pagbili ho ng ano? Ng COVID vaccine ng Department of Health. Kasama ho dyan yung gagastusin, yung pagpapakalat ng informasyon, no? Yung kampanya ukol ho sa bakuna. Kumbaga yung information dissemination, lalo no sa mga kasamaan ho natin sa profession, dapat to talaga ma-inform ho sila. Di ba? Kagaya ho dyan sa bakuna. Dahil sa panig naman ho mga kaibigan ni Second District, ito ho si Congressman, si Joey Salceda, na hindi ho dapat daw magdalawang isip ay yung mga mambabatas na suportahan ay ito hong bayan ni Henry. Dahil nandito daw ho, kabilang ho dito ang National Expenditure Program, na ito daw ho yung isinumiti sa palasyo ho ng Malacanang na nagdaang taon. Kumbaga ito daw ho naging tugon upang maripaso. Sabi nga ho maisailalim doon ho sa deliberasyon at maipasa ang 2021 national budget. Dahil yung bayan ni Henry mga kaibigan, base ho doon sa mga nakalap ho natin, doon ho lahat ilalaan yan. And tanong Karex yan ba ho talaga yung mapupunta ho doon sa mga bawat na binanggit nyo? Baka naman ho yan mabulsa, kagaya ho dyan sa may mga binabanggit ho kayo, yung 108 billion na dagdag ho doon sa social amelioration. Kanina doon lang ho sa tinalakay nyo, nasa 30 billion ang hinahanap ng ilang congressman. Ito pa lang yung unang bulusok ng pamamahagi ng social amelioration program. Tapos panibago na naman na bayan ni Henry, 420 billion. Kung ganyang kalaking re-release carriage ng ating gobyerno, bakit pagdating ho dun sa lokal, kumbaga sa mga LGU, kailangan ba mag-release din ho ng pondo? Natural. At may go-signal naman ho dyan, ang palasyo ho ng Malacanang, mga kaibigan, regarding naman ho yan dun ho sa COVID vaccine, kung anong pharmaceutical company ang kanilang bibilin. Kaya nga medyo kulang na nga ho tayo dito ho, at sabi nga kailangan daw hong buhayin at kung gusto ho nating umunlad ang ating bayan mga kaibigan, kumbaga tulungan ho natin na makabangon. Diba mula ho dun sa mga krisis. At sabi nga ho yan, kumbaga yung mga nagdududa at aasenso ng mga bayan, dapat to pagtulungan ho natin. Ang problema ho kasi dyan, may mga ilang congressman na sumusuporta ho dyan. Palibasa at ikaw ay kapustahan nung nakaupo ho dyan sa Congress. Paano, Karis, kapag ikaw ay
hindi ho kaanib. Natural yung suporta mo ho dyan, kumbaga hilaw. Kasi 420 billion ang pinag-uusapan dito. Eh samantalang yung mga unang inirelease na pondo, hindi nga ho masabi kung paano ho ginastos. Diba? Kung paano ho ginamit. Eh dyan lang ho sa, ano, sa social amelioration program. Eh talagang yan ho, talagang napakarami na hindi ho nabigyan ho dyan. Yung pamamahagi ho kasi sa mga bawat barangay, kumbaga doon ho nagkaroon ho ng aberye. Bakit ka mo? Kagaya lang ho nung ano. Hindi ho, kamag-anak ho kasi ito ho ni chairman eh. Dapat ito ho unahin ho natin. Kamag-anak ho to ni Barangay Kagawad. Mantaki mo. Sa barangay pa lang ho pinag-uusapan, eh gumagamit na ho ng mga padrino, di ba? Eh paano ho karik si mga walang connect na dapat ho'y nakatikim doon ho sa amelioration program. Marami ho kasi ang ginawa, hinati-hati doon ho sa mga bawat barangay. Ang depensa naman ng mga ilang barangay chairman na mga nakausap ho namin, eh ang problema karik si yung pronouncement o anunsyo ni Speaker ha, nung araw, si Kong Cayetano, doon ho sa 18 million, eh lahat ito magkakaroon. Eh ang problema, iba na ho yung ano eh, ay yung data so nakalap ho nung mama. Kaya doon ho nagkaroon ho ng aberya. Kaya itong bayan ni Huntry, eh hari nawa. Doon ho sa mga congressman na nagsusulong ho mga kaibigan, eh sabi nga, supportahan na lang ho natin. At malaman ho natin kung paano ho ba gagamitin. Dahil isa ho sa mga congresswoman na kumbagay sumusuporta ho dyan, ito ho si congresswoman Estela Kimbo. Ha? Ano kaya ito ni, ano, ni Kong Miro? Dyan ho sa lungsod ho ng Marikina. Ayun, asawa. Asawa pala ni congressman Miro. Eh, nakakausap namin yan eh. Adyan ho sa lungsod ho ng Marikina. Ha? At bukas ating makakausap mga kaibigan. Ha? Ito ho si Governor Presbitero Velasco Jr. Ha? Ito ho yung presidente ng Governors League of the Philippines. Dahil meron ho silang panawagan. Eh kumbaga base ho dun sa press release na natanggap ho natin mula ho dyan sa Marinduque at pansamantalang ipagbabawal daw sa probinsya ng Marinduque yung pagbiyahe ng buhay ho na baboy at pork product sa labas ho ng kanilang isla. Kumbaga meron ho nga EO ay sinasabing executive order na sinasabi ho si Gov. Presby. Alam niyo, ito ho ngayon ang problema ay yung pagtaas ho ng presyo ho ng baboy. At bukas ating makakausap yung isa ho dun sa spokesperson ng Chokes to Go na si Boss Ronald Mascarinas. Dala, kumbaga dito ho nakasentro ang taong bayan. Paano ho ba bibigyan ng solusyon ng ating gobyerno yung pagtaas ho ng bilihin? Nakao, grabe, samot-saring problema ng ating bansa. Minsan nga ho mapapaisip ka na lang paano na ho yung iba karex na halos hindi na ho alam kung paano ho makakasurvive, eh wala pa rin ho silang trabaho. Ano hong gagawin mo? Kapag ka naman ikaw ho ay naging pasaway, sabi nga ho ay ginamit mo ho yung kalye at tila may mga panawagan ka o na magrarally. Nandiyan naman ho yung anti-terror bill. Para bang ano eh, kumbagay nakaplangketa. Talaro ho ba kayo ng bilyar o pool? Eh kumbagay ipapatong mo na lang yung tako. Para bang ganito ho nangyayari? Ang mindset ho ng taong bayan, nakalak ho tayo, gawa ho ng COVID-19. Kumbagay ini-exercise ho tayo. Dahil next year, presidential election na. 2022. Sa social media, pwede ka hong kumuha na ho ng datos eh. Kumbaga, ng survey eh. Eh, sino ba ho dyan, Karik, saan pwedeng tumakbo? Abay, kung isa-isahin mo yan eh, si Mayor Inday Sara, may nagsasabi na bakit hindi na lang ho si BBM o si Bongbong Marcos? Eh, si Bongbong Marcos, kumbaga, kaliwat kanan, ang kanya mga TV interview at siguro, isa ho dun sa mga pinag-uusapan, eh tungkol ho dyan sa COMELEC, yung Smartmatic. Eh, sabi nila, Matic, napakabilis, Karex. Nung malawakang dayaan. Ha? Hindi mo na maiiwasan yan eh.
ay yung dayaan. Lala. Ito, mananatili daw ho naka-high alert ang PNP. Dito ho sa Communist Party of the Philippines. Hindi daw ho nila haharangin. Dapat lang naman eh. Kailangan pa bang gumawa ho dito ang CPP-NPA? Itong Communist Party. Di ba yan nga ho yung panawagan sa press briefing ng ating Pangulo na nagre-request ho siya. Doon ho sa mga makakaliwang grupo. Baka naman ho pwedeng, huwag na ho nilang intindihin. Sabi nga, baka naman ho dun sa mga liblib na lugar, itong pag-deliver ho ng COVID vaccine, abay na andyan pa ho yung makakaliwang grupo. Talaga hindi mo maiiwasan ho yan eh. Dahil sabi ho dyan ni Yusek, itong si Yusek Jonathan Malaya ng DILG, mahirap daw ho maging kampante. Tama nga naman. Kasi, kumbaga, kalaban yan eh, ang ating gobyerno. Bakit ka pa sisiguro? Yun nga lang hong di ba, yung kasagsagan ho ng bagyo at kalamidad. Mga ilang remote area, depressed area, sabi nga ni Madam Lenny, nadyan ho sa mga laylayang lugar. Di ba, misang kapag ho magdi-deliver ng mga relief, may hinaharang daw ho ng mga makakaliwang grupo. Ito, tanong lang naman ho nung ating mga ilang texter. Sabi niya ito, lagi ho kaming nakasubaybay karek sa programa nyo. Dito ho kami sa San Simon, Pampanga. San Simon. Then ho sa Pampanga. At lagi ho kaming nakatuto. Sabi ho ni Kuyang Lando, ano ba ho naging problema ng makakaliwang grupo? Bakit kada magpapalit ng administrasyon, hindi naman ho sila maubos-ubos? Yan ho isang malaking katanungan. Ang problema ho kasi dyan, kapag ka nawala ho makakaliwang grupo, ano ho magiging trabaho ng ating kasundaluhan o yung ating militara? Nasa pagpupulong daw ho mga kaibigan na si Congressman Garin at hindi ho nating makakausap pa. Nako, salamat to. Ha? At kahit na ho nasa meeting, nagre-reply ho sila. Ha? Yan ang isang malaking problema karik sa ating gobyerno. Bakit lalong dumadami ang paksyon ng makakaliwang grupo? Kasi nung panahon ho yan ni Tita Cory. Huwag na ho nating halongkatin yun. Kumbagay, napakahaba ng kwentuhan nun. Ang dapat gawin ho dyan, Karek, si Joma Season, siya ho ang umuwi dito. Malabo yun, boss. Kasi lahat na ho ng proposal ng ating gobyerno, kumbaga, ginawa na yun. Hindi ho natin alam kung ano ho paksyon ho nila. Andyan ho sila. Pero ang isa lang naman ho panawagan ng ating Pangulo, di ba tungkol ho dun sa pamamahagi, kapag dumating na itong vaccine, maging itong tanggapan ho ni Yusek Malaya, kumbaga huwag daw ho maging kampante. Nangako naman ang CPP na hindi daw ho nila gagalawin yung mga shipment ng bakuna. Mantakay mo, meron pa silang request na hindi daw ho gagalawin. Oras sa Pilipinas sa 3:37 ng hapon. Karex Kayanong sa Target on Air.